I have an inspiration, di ba, is to combat poverty. Mm-hmm. Siyempre, yung greatest challenge pa rin is yung poverty. Kasi, may times na wala ka talagang resources at wala, minsan wala ka talagang magawa sa sitwasyon. Ang lesson na na-learn ko is maging sa kung ano man gusto natin, work hard for it. Kasi kung hindi ka, kung wala kang tiyaga, hindi ko lang alam kung saan ka patutungo. Pero go lang. Go lang ng go. Laban ka lang. Ang kahirapan ay isa sa mabibigat na problema ng ating bansa. Kadalasa'y sinisisi natin ito sa maling pamamalakad ng ating gobyerno. Pero, sila nga lang ba ang may pagkukulang o pati rin tayong mga mamamayan ng ating bayan? Ngayong umaga, dalawang kwentong isko ang magpapatunay na kailan may hindi hadlang ang kahirapan sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Ako si Lucky De La Rosa. Samahan niyo ako sa aking paglalakbay at ito ang eskwento. Tahanan ng dangal at husay. Salamin ng mayabong na kultura ng Pilipinas. Dito ko nakilala sa Universidad ng Pilipinas de Liman si Rene Principe. Mula Cagayan de Oro, tinahak ni Rene Principe ang kamay ni Laan upang ipagpatuloy ang pag-aaral sa kolehiyo. Bata pa lamang ay achiever na siya. Noong elementarya ay graduate siya bilang valedictorian sa Kauswagan Central School, habang sa sekundarya naman ay sa Gusa Regional Science High School. Subalit sa kabila ng mga parangal na ito, ay ang matinding hirap na kanyang pinagdaanan. Bata pa lang ako, mature na ako mag-isip dahil sa hirap ng buhay. Elementary pa lang ako, nagtitinda na kami ng gulay ng kapatid ko. Then tumutulong na kami sa parents ko sa pagtitinda, paggugulay, pag-aalaga ng mga hayop. Kasi ito lang yung pinagkukunan namin ng income. At alam ko yung importansya ng edukasyon kasi ito lang yung only way para maahon kami sa kahirapan. Hindi lang ito ang sumubok sa kanyang pagkatao. Sa katunayan noong 2011 ay nasalanta sila ng bagyong Sendong nang nagwasak ito ng lagim sa Cagayan de Oro. Itinuturing po na deadliest tropical cyclone na tumama sa bansa mula taong 2000 ang bagyong Sendong. Nasalanta kami ng bagyong Sendong. At lahat ng bahay namin ay bina, lahat ng gamit ko ay bina. Lahat ng reviewers ko for the contest this ay nang pagka-January nun ay nawala lahat. At wala kaming pera para makabili ng mga reviewers and all. Wala kong pera para makapa-photocopy ng mga pang-requirement for school. Wala kong yung pang-review. Kaya sobrang nakaka-down yun kasi wala kang magawa sa sitwasyon at naapektuhan nun yung gusto mo na which is mag-excel sa pag-aaral. Naging biktima man ng bagyo, ngunit patuloy pa rin siyang nagpupursige para sa kanyang mga pangarap. Gamit ang kanyang talino, naging recipient siya ng DOST SEI Merit Scholarship at ng CHED-ES GPPA Scholarship. Dahil dito, siya na mismo ang nagpapaaral sa kanyang sarili. Ayon sa kanya na ang pag-aaral niya dito sa UP de Liman ay ang pinakamalaking bagay na nangyari sa buhay niya. Kaya ako nag-take ng BS Physics in the hopes of pursuing astronomy and my master's degree and doctor's degree somewhere. And biggest achievement ko yun kasi ako yung youngest sa family at ako yung unang umalis ng bahay just to pursue this dream. So, it's a very big thing for me as well as sa family ko. Bukod sa pag-aaral, may mga recreational activities din siyang kinahihiligan tulad ng pagpipinta, pagguguhit, pagtutugtog ng piano,
at ang paglalaro ng volleyball. Regular na membro din siya ng UP Astronomical Society, isang organisasyon para sa mga estudyanteng may interes sa astronomy. Higit sa lahat, ang maging astronomer balang araw ay ang pinapangarap niya. Biggest dream ko talaga is maging astronomer or astronomer for the Philippines. Kasi isa tayong prone tayo sa bagyo na country. At kailangan na, since may establish na sooner or later yung Philippine Space Agency, gusto kong maging proponent dun. Gusto kong isa sa mga mag-work dun para i-build up yung astronomy na field sa Philippines. Ito ang pinaghuhugutan ng inspirasyon ni Rene sa kanyang pagsusumikap na makapagtapos at makamit ang inaasam na sablay. Pero sa kabila ng hirap ng buhay, nagpatuloy pa rin ako. Kasi may pangarap ako at alam kong may umaasa sa akin. Meron akong na-inspire na people sa pag-share ng story ko. At kaya yun yung ginagamit ko motivation. Pati yung pangarap ko na maging astronomer for the Philippines, it's for the sake of tulungan yung ibang kagaya ko na naghihirap sa buhay. Ambisyoso, ngunit may hangarin sa buhay. Siya si John Paul o alias Popoy Martinez, 19 na taong gulang mula sa lungsod ng Baguio. Bata pa lamang ay mahilig na siya sa pagdedesenyo ng mga damit. Ang mga interest ko sa buhay, mainly talagang hilig ko is about sa fashion. Gusto ko maging fashion designer at simula pa lang nung high school ako, second year high school, mas kinoconcentrate ko yung kung paano maging fashion designer. Sa katunayan, ang kanyang pagkatuto sa pagtatahi ay nagsimula noong second year high school. Mas napalawak naman ang kanyang kakayanan nang magkaroon sila ng dressmaking na subject noong third year high school siya. Kasi nung high school ako, simula yung natapos ko na yung dressmaking na subject, tapos medyo may kaalaman na ako sa pananahi at sa paggawa ng damit. Nagkaroon ako ng drive na magbenta ng sarili kong damit. So with the help of social media, nag-post ako ng mga works ko at doon, nagkaroon ako ng mga kliyente na nagpapagawa na sila sa akin, nagpaparent ako sa Baguio. Ang mga iyan ay ilan lamang na produkto ng kanyang sipag at tiyaga. Mungkahi rin ni Popoy na malaki ang naitulong ng UP sa buhay niya. Simula ng pagpasok ko dito, alam ko na na ang dami palang potential ng isang Pilipino or ang Pilipinas. At yung pwede kong i-contribute is through the culture of the Philippines sa in terms of costume or in terms of sa pananamit. Ibinahagi din ni Popoy na ang pinaka-biggest challenge sa kanya ngayon ay kung paano niya ma-incorporate ang Filipino touch sa kanyang mga disenyo. Sa kanyang karanasan, natutunan niyang napaka-importante ang pagbibigay halaga sa oras. Time is very short at huwag nating sayangan ang time kasi kung may gusto kang gawin sa buhay mo, kung may pangarap ka, grab the opportunity. Huwag mong hayaan na mag-sleep lang yun kasi sa gitna ng ating like pagiging bata at sa kamatayan, konti lang yung time na nakaalat sa atin. Kaya as much as possible, i-focus natin yung sarili natin sa kung saan talaga yung gusto natin at kung makakatulong ba ito sa atin at sa ibang tao.
iba't ibang daan ang tinahak ni Rene at Popoy. Iba't ibang paghihirap din ang sumubok sa kanilang pagkatao. Ngunit sa kabila nito ay tumayo pa rin sila habang daladala ang prinsipyo ng sipag at tiyaga. Gayon din, ang makabayang edukasyon at ang pagmamahal sa tinubuang lupa ay siyang susi tungo sa maunlad na bayan. Ako po si Lucky De La Rosa. Maraming salamat at ito ang Eskwento.